unang araw pa lang ng kanyang pag-upo bilang National Security Advisor noong Hulyo 2022, may mga tumatrabaho na umano para mapatalsik si Dr. Clarita Carlos. Magmula sa day one, wala talagang ginagawa itong mga forces na to, kundi alisin ako. Hindi niya pinangalanan ang mga ito. Una nang nabanggit ni Carlos na nang mag-usap sila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Sabado, may isaanyang katangian o requirements sa kanyang pwesto bilang National Security Advisor na wala sa kanya. Hindi na rin niya tinukoy kung ano ito, pero nagkusa na siyang magbitiw. I'm a social scientist. Alam ko pag nawala yon, hindi ako magiging effective as NSA. So nung dinescribe yun ni President sa akin, alam ko namang he is buffeted by many, many forces, ano, local, international, regional, etc. like that. Naintindihan ko siya. Kanya nga binibigyan ko agad siya ng way out. Sabi ko, Mr. President, madali lang naman yung usapan niyan. Alis na lang ako. Sa tingin ng defense and security analysts na sina Professor Jose Antonio Custodio at Dr. Chester Cabalza, napalitan si Carlos dahil hindi siya nagmula sa militar at wala siyang aktwal na karanasan sa larangan ng seguridad. Well, the thing is that there have been a number of national security advisors who were not military men, but more often than not, it's really a military guy. There's no problem about her brain power. No, smart. She's a smart power basically because she comes from the academe and she's very good at that. The handicap perhaps would come from her experience on the ground, because naturally, everything that is happening on the ground would not, of course, no, hindi rin yun yung nangyayari sa taas. May disconnect. Sinegundahan nila ang sinabi ni Carlos na posibleng may pumuntirya sa kanyang maalis sa pwesto. Prior to this, there were already issues on the National Security Advisor's Office. Doon pa lamang, you could already see that there was resistance to her. And I guess there were several factions observing her, because they were looking for her weaknesses and some troubles that perhaps they can use against her. Pero giit ng Armed Forces of the Philippines, hindi naging issue ang pagiging sibilyan at academician ni Dr. Carlos. Professor Carlos was once the president of the National Defense Council of the Philippines. It's where national security is discussed heavily, so that should not be a factor to be considered, because I think she's also qualified. Pero inamin ng tagapagsalita ng AFP na posibleng may mga ayaw sa kanya. Of course, there could be some individuals who may not be have a good relationship with her, but as far as the organization is concerned, we are professional, and therefore we are going to deal with whoever is designated by the President as National Security Advisor. Tumanggi nang magpaunlak ng panayam ang kapalit ni Carlos na si Secretary Eduardo Anyo. Bukod kay Anyo, dalawa pang mga opisyal na nagsilbi sa administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang itinalaga ng Pangulong Mamuno sa Department of National Defense at AFP. Bianca Dava, ABS-CBN News.